Dito naman tayo sa ating morning talk or umagang usapan, mga ganun masasabi. Eh, sana ay maganda ang sitwasyon sa ating buhay at kailangan natin mag-ingat para sa ating pamilya. At itong ginagawa natin masasabong ay para ma-enjoy lang tayong lahat, lalo na sa mga OFW natin mga kababayan. Pag-usapan natin kayo. May saglit lang natin pag-usapan kung demon driver po. Kasi may nagtanong sa akin kahapon mga kasabong tungkol sa demon driver po. Kung kung kailan ang tamang oras sa pagbigay nito. Yung demon driver talaga mga kasabong, na-mention ko nung isang episode natin mga kasabong na 30 seconds po. Kamali po ko doon mga sabong kasi matagal na panahon na po yun mga sabong. Pero mga sabong hindi mong driver talaga walang bukas yung mga sabong kasi pag may laban ka na papunta ng laban hindi mo naman 30 minutes para laban na hindi ka makadikta mga sabong kasi nagdepende yun sa anong oras ng laban na sa amin dati mga kasabong, binigay namin yun sa manok. Pagkatapos yan, matakudan ang tari po. Pagkatapos matakudan, isprihan nyo ng tubig. Kasi yun, kasi pag hindi mo ianuan yung tubig, didikit yun sa dito, sa lalamunan ng manok po. Dapat isprihan ng tubig yun. Dati mga kasabong, pag may laban kami, may lagi akong handang yung maliit na spray po, spray sa dadala ko yun sa bulsa ko po. Ang pagbigay talaga niyan mga kasabong, sa tingin ko, walang tamang oras po. Basta sa amin dati, maglaban kami, gumagamit kami ng demon driver, pagkatapos ng takod ng tari po. Ibig sabihin ko mga kasabong, kailangan doon, pagkatapos takod ng tari, laban nyo na ako. Bakit ka na sa Ruida? Kasi doon sa Ruida mga kasabong, siyempre, may mga lurgo pa yun. Yung mga lurgo, example po, yung pira nyo medyo malaki, or sa kalaban nyo medyo malaki, pa yun mga kasabong, diba? Mag-size pa, nuibi. Matagalan pa po yun. Pinakamatagal na siguro doon mga kasabong, mga 30 minutes po. Pero kung madalian naman, kung madali lang naka-fix na yung mga pira nyo, hindi pili naman yun. Siguro mga 15 minutes yun, di ba? Pag-akyat nyo, tapos magkahig pa yun, mag-heater pa yun. Sa amin doon magsabong sa mga laban namin dati magsabong, wala talaga yung urat po. At sakay, ang inaano lang namin doon, pagkatapos takodan ng tari, pagkatapos sa anuhan ng tari, doon lang inom po. Sprayhan nyo yun. Pag-spray, painom sa manok po. Doon lang. Kasi kahapon, may nagtanong kasi daw, yung iba daw, may na 30 minutes daw bago ilaban kasi baka doon pa ang epekto ng gamot po. Hindi po, ganun. Kasi hindi ka naman maka sa kalaban ay sa management kung kailan yun ilaban. Pagkatapos ng takod ng tari, kung kayo na talaga, di ba? Ang dapat niyong gawin doon mga kasabong, pagkatapos takod ng tari, doon niyo painumin ang doon niyo painom ang demon driver po. Yun lang po. Walang eksakto oras yun mga kasabong. Pero sa tingin ko, ang pinaka doon, pagkatapos ng takod ng tari, tapos pakakyat no, kung laban ka agad, siguro mga 15 minutes yun. Pero hindi ka makadikta sa management po na ngayon na kasi pumutok na yung demon driver ko, lalaban na, hindi ganun magsabong. Maghintay ka po kung kailan yung kailan matapos yung mga lugruhan po. Yun lang po kung sabi ko dyan. At saka kasi itong pag-usapan natin mga kasabong ngayong umagang to
tungkol to sa ating pagmamanok. Kasi dati mga kasabong, yung ano, na-turn on na, napanood na natin yung mga, nung sinuuna pa, yung, ang pinakauna dyan, mga kasabong, yung sagupaan, di ba? Yung kay Patrick Antonio po, yung kay Patrick Antonio po, eh, more on conditioning yun. Yung paglaban ng manok, handa ng manok, tag pa sila kung anong gagawin, pag-lighting, eh, yun, dun, namula tayo dun, mga sabong, di ba? Every Sunday yun, PTV4 ba yun? sa mga ganong, ano, mga sabong, napulot din tayo kay Sir Patrick ng mga pamamaraan po about sa tickets, yung conditioning, yun ang pinaka-importante sa kanya, yung conditioning, pero sa breeding, wala dun, wala masyadong ano si Sir Patrick about breeding dati kasi sa kanya ay yung conditioning lang, yung 51 days conditioning, kung paano ipahinga yung manok, yung maglimber, yung maglighting, yung ganun. Pero ano tayo doon mga sabong kasi dati wala pa yung YouTube eh. Ang ano natin doon yung pamamaraan, doon tayo nakapokus kay Sir Patrick at saka yung panahon na yun mga sabong. Parang sabay-sabay sila doon sa ano yung kay Imi Gorgonia at saka Buy Diaz, yung sultada. At doon sa mga ano mga kasabog, yung sultada sinasabi ko, yun yung labanan na pinakita, yung bloodline, yung timbangan ng manok. Ang ganda tingnan dati mga kasabog kasi yun, may mga CD pa dati. Pero dati naman sa YouTube, makita naman yun. Pero sa tingin ko, wala pang YouTube yung mga kasabog. Kasi ang naanuhan ko doon, nanood ako sa CD pa, sa mga CD. Pero ang ganda magkasabong kasi makita mo yung pagpasok ng isang manok sa kabila, may mga entry name nila ipakita, at saka yung ano nila magkasabong, yung bloodline po. Bloodline at saka timbang nila, at saka sinong nanalo. Ang ganda tingnan ngayon magkasabong, hindi natin makakita ng mga ganyan sa online sabong na lang. Pero doon sa mga pinakita nila dati, mga sabong, sultada po, enjoy tayo mag-enjoy tingnan, mga sabong, enjoy panuhurin kasi makita mo talaga yung manok, medyo punkan, bandirado, white streamer ba mga kasabong? Saka pakita yung bloodline, saka dark naman, pakita yung bloodline, hatch, mga ganun, timbang nila, talagang ipakita sa screen po. Saka yung mga time na yun, mga kasabong, yun ay kasagsaga ng mga sikata ng ating first winter. Basag talaga yung mga punkan mga kasabong ba. Kita mo halos maglabanan mga punkan. At saka ang ganda tingnan mga kasabong mga kinaunang sweaters ko. At saka yung mga ganun mga kasabong ay nakuha na natin yun sa mga kasi sa sabong kasi kung tingnan mo lang yung pinakasimpleng ano po yung katulad ng mga markings. Yun sa probinsya mga kasabong, hindi gaano ano doon. Pati nga ako, nakita ko lang yan sa mga social media na po. Yung mga iba dito mga kasabong, hindi pa yung alam yung marking, sa mga simple, basic doon mga kasabong. Sa mga simple lang naman yun mga kasabong, di ba? Ang iba na mga baguhan, nanood sa atin, baka may mapulot din sila. Yung marking mga kasabong, yung pinaka-basic po, yung pinaka-simple po, yung taka ako dyan mga kasabong dati po. Kasi yung ano nila, yun daw write-in, write-out, hindi ko alam ano yun. Diba, ang alam lang natin yung sa ilong, diba? Right nose, left nose. Pero dati talaga mga sabong, yung mga breeder talaga alam nila yun. Pero yung sa mga labas lang, sabungan lang talaga, hindi yun pinag-usapan mga sabong, lalo ng ulutan. Ang pinag-usapan yun, yung labanan lang, diba? Pero mga sabong, importante ito. Kung mga may mga baguhan man makapanood sa atin dito, baka naman ano sila, matutunan nila. Meron na naman sa social media, pero bihira lang mga sabong. Yung napakasimple lang, hindi na natin explain ito kasi yung basic lang ipakita natin, iba? Yung right na ano ng manok, yung paa, yung markings ang butas niya dito sa labas ng ano, sa right niya, di tawag doon mga kasabong, right out po. Andito mo, may butas niya doon. Di, ang tawag dito mga kasabong, right in. Di na masyado natin i-explain, napaka-simple lang po. Andito, right out dito, right in. Dito naman sa kaliwa mga kasabong, kung dito sa loob ng left side niya is, left in. Dito naman sa labas, left out po, napaka-simple lang po. Pero pag hindi yan pinag-usapan mga kasabong, hindi malaman ng mga kabayan natin kung ano yung mga markings na yun.
eh, binahagi ko lang dito, pinakasimple lang po, ganun. Yung iba, eh, ano pa talaga sa, kasi may mga markings kasi, mga kasabong, micro markings, sa double, ano, yun ang kailangan yun, mga kasabong, sa atin lang, mga kasabong, may backyard lang tayo eh. Para lang naman malaman sa mga, nanood sa atin, mga kasabong, na yun lang pala, pinakasimple. At saka yung mga tanong ko din yun sa isip ko, mga kasabong, dati yung, ano ba talaga yung trayo? Kung bumibili ka ng tryo, ano ba yan? Babe, kapatid ba yun? Kapatid ba? O ano? Ang masabi ko dyan, bumibili ka ng tryo. Nasa sayo yun. Pero ang pinakaano talaga sa bumibili ka ng tryo, pwede mo kapatid yung babae. Pero ibang, same family, pero ibang markings po. Ibig sabihin po na sila ay pwedeng i-breed automatically. Kung anong bloodline nila, ang lumalabas doon, ay pure na yun. Kung ikaw ang bumibili ng manok po, itong yung tryo mo, same family sila, pero hindi sila pareho ng markings po. Pwede yung babae magkapatid, pero yung lalaki naman na same bloodline niya, iba yun, ibang ano, para pag sila nang magkasabong, automatically ang F1 nila is pure po. Yun ang ano, kasi dati mga sabong, palagi akong tanong sa isip ko, talaga yung tryo na yun, magkapatid ba yun eh. Nalinawan na rin ako mga sabong kasi dati mga sabong, ang dami kasi mga magasin na binibinta sa labas ng mga multi supply. Updated ako noon mga sabong, anong mga bagong magasin, bumibili po ako. Binabasa ko, doon ko na ano mga sabong, doon ko nabasa na, ganun pala, yung tryo pala ay same bloodline pero magkaibang markings sa nagbigay sa iyo na breeder po. Kailangan talaga mga kasabong na saliksikin natin yan kahit hindi naman tayo nagbreed ng material, pag nalaman din natin ang ano, ang kusiso po. Kaya doon, namulat, doon pala, through social media ng kasabong, malalaman natin din yun. At saka itong senior mga kasabong, senior natin sa sabong, mga maestro po kung ano, pagpasok naman nila ni yung Wisi, yung Idipuy Chua, Francis Chua, at saka si Peter Oy, itong ano na to sa sabong, mga kasabong, legend, kumbaga, mag-usap-usap sila mga kasabong about bloodline sa kailangan din natin yun, mga sabong, kung karinig tayo, enjoy tayo about the story of Ilso, about the story of Sweeter, Limon. Doon sa kanila, malalaman natin, mga sabong, lalo na pag ikaw ay social media fanatics. Diba, maano mo yun, mga sabong, lalo na manood ka palagi ng bakbakan po. Talagang may matutunan ka about sa sabong. Enjoy yun, mga sabong, lalo na pag pinag-usapan yung bloodline. Saan galing, history about bloodlines mga kasabong ba? Sila lang naman nakaalam doon mga kasabong kasi pati mga Amerikano ay inano nila, ini-interview ko. At saka kaibigan nilang iba. Tayo naman dito, nandito lang tayo, sabong. Then manood tayo ng mga YouTube about sabong, ganun. Kailangan din natin kinig doon mga kasabong para naman may alam tayo sa mga ganun, di ba? At saka dito mga kasabong, namulat ako dyan sa... Kasi maganda tingnan, magkasabong, kailangan din natin malaman kung anong history ng bloodline, lalo na sa mga binibreed mong mga kasabong. Kailangan din malaman mo yun, lalo na yung sweeters, ang pinaka-common sa lahat na bloodline po. Ibig sabihin, common mga kasabong, lahat ng mga, pati sa mga probinsya, pati small-time breeder, alam na yun kung anong sweeter. Dapat naman doon mga kasabong, malaman natin kung anong make-up ng sweeter. Ibig sabihin, make-up mga kasabong, di yung make-up sa mukha mga kasabong ha. Yung make-up na tinutukoy ko dito mga kasabong, yung ano ba, yung component niya, yung anong laman niya. Katulad ng sweeter mga kasabong, ang laman niyan ay half-kill legit hatch at saka half-kill so po. Diba? Sila ang pinabangga, ang resulta ng sweeter. Yung kilso naman mga kasabong, ang make-up dyan is Roundhead at saka yung tinatawag nilang claret, maklanahan claret. Correct me if I'm wrong mga kasabong, kasi sa atin lang naman, pero parang sure ako dyan mga kasabong kasi pinabalik-balik kung tinitingnan doon na pinapanood sa pakpakan.
lahat ng episode nila halos napanood ko na mga sabong. Kasi yun ang importante mga sabong eh. Kahit pinakasimpleng ano, kailangan din malaman mo yun mga sabong. Katulad ng alimon. Ang makeup nun is, ang laman nun ay ano daw, yung butcher, claret, saka hatch butcher, claret, three bloodlines po. Eh kasi yung mga ano mga kasabong yung tinatawag nilang gumagawa sila ng linyada. Eh sabi nung iba ay wala nang pure na manok. Totoo yan mga kasabong. Wala nang pure po. Pero yung tinatawag nilang ginawa mo yung tinatawag nilang strain. Strain mga kasabong. Ibig sabihin nung strain ay yung pagkasila. Yung pagkasila po. Sa manok po, ibig sabihin po. Kasi yung gumagawa ka ng strain ng isang manok mga kasabong, katulad ng sweater, di ba? Madami nang nagbibreed ng sweater po. Yung sweater mga kasabong, sinasabi nila dito kung bumibili ka ng pure sweater, tinatawag nila yung pure sweater mga kasabong. Kasi minimintin yun po nila yung purity. Ibig sabihin, purity mga kasabong, strain po. Yung mag-breed ka na ma-maintain mo yung physical attributes sila, yung laro nila, kung paano sila maglaro, mag-evade, mag-fly, kung anong anong mga fighting style nung bloodline na yun, kailangan ma-maintain mo yun mga kasabong. Yun ang tinatawag na strain po. Kaya, yung mga sinasabi sa iba na wala nang pure na yun. Hindi po yun ang sabihin nun ganun mga sabong na wala ng pure. Kasi yung sinasabing pure mga sabong ay nagtutukoy ito sa tinatawag na strain po. Yung sa kanila, pagkasila, isang bloodline po. Kaya tinatawag sila na pure kasi yung kung mag-breed ka mga kasabong, yung strain na yun, talagang hindi mo haluan yun ng iba. Maghalo ka man yung tinatawag nilang line breeding po, sila pa rin po, Twitter pa rin po. Kaya tinatawag na strain yun. Yung kanilang maugali, yung stilo nila, yung physical na attributes, yung kurbaha nila, yung kulay nila. Doon, kailangan mo ma-maintain yun, mga sabong, para matawagin mo sila isang pamilya ng Twitter po. Yung Kilson, ang iba naman doon, kung specialty mo or pinaka ano mo na bloodline ay Kilso, di mag-maintain ka din doon mga kasabong. Kukuha ka din ng mga Kilso din doon sa ibang bloodline na breeder. Kuha ka din sa ibang breeder na Kilso din. Itapo mo na yung tinatawag na breeder po para ma-maintain mo yung strain ng isang bloodline po. Tsaka yung ganyan mga kasabong, kailangan mo yun mga kasabong, lalo na pag ang nabili mong manok ay sweater. Ang sweater mga kasabong is yellow legged hatch half and half kilso. Di kung i-cross mo yung sweater na yun ng isang kilso na manok mga kasabong, hindi po kayo magkakamali doon mga kasabong. Kasi ang makeup niya ay kilso at saka yellow legged hatch . Pag may sweater kang manok, i-cross mo doon sa babae na yellow legged hatch, hindi ka magkamali doon mga kasabong. Cross mo sa kilso, maganda pa rin ang resulta doon mga kasabong. Pero pag sinasabi natin mag-maintain ka ng isang strain mga kasabong, sa ngayon na nowadays mga kasabong, hindi ka na mahirapan doon mga kasabong. Katulad ng 5K, sweaters. Ang daming bumibili ng Red Game Farm na 5K. Pagdating din sa ibang breeder naman mga kasabong, siyempre magpasok sila ng ibang 5K din. Di, siyempre, nag-maintain yun. Na-maintain nila yung mga sabog, yung stray na yun, yung sweater na 5K po. Kaya dito po sa ating tinatalakay po mga sabog, yung sa ating edukasyon about sabong mga sabog. Pag hindi ka updated sa mga bagong teknolohiya about sabong, about bloodlines, kung paano, about marking, mahirapan ka rin mga sabong. So, sa ating mga sabong ay sapusapan lang at na-enjoy yung bayan natin mga sabong na
malaman rin, pinag-usapan ni, ano to, ni Macau, si Cliff, pinag-usapan niya, inaano niya, ini-explain niya kung ano yung mga baguhan naman mga kasabog, marinig nila ito. Maka-mano din sila, matuto din sila, ganun pala yun. Kaya dapat dito mga kasabong, pag-usapan natin. Ito ay umpisa lang mga kasabong, pero marami pang dapat pag-usapan about sabong, mga kasabong, mga kaibigan po. Kaya ating mga kaibigan dyan sa mga Luzon, Visayas, Mindanao, OFW, enjoy-enjoy lang tayo po para naman mabigyan natin ng saya ang ating sarili. Kayo ay sabungero po, enjoy-enjoy lang tayo po. Kung naman gusto niyo pag-usapan, comment down below. At sa sunod na episode na kamitin natin, pwede niyo pag-usapan natin yung mga sabong. Kaya dito lang tayo. At baka sa sunod kung ano naman ang ating pag-usapan, about sabong din, mga sabong. Sana na-enjoy kayo at na-enjoy kayo sa pakinig ng ating pinatalakay ngayon. Kahit napaka ano po, ang mga tilaok ng manok, mga sabong, alam nyo na, napakahina po, cellphone lang gamit natin, mga sabong. Sana, intindihin nyo lang, mga sabong, hindi tayo masyado marinig. Pero, dapat nag-enjoy. Enjoy din tayo, mga sabong. Pasensya na po. Maraming salamat po.